Hi mga boss, ako si Dex. Good morning sa inyong lahat. O bale, ito nga pala yung kaduktong ng vlog namin. Inayusan muna ni Ninang si Mami bago kami umalis. So bale, Sabado nga pala ng umaga to mga boss. Tingnan nyo naman yung suot ni Ate Sauri tsaka ni Seichi, magkamukha pa. So ayan, tingnan nyo naman yung paligid. Ang dami na namang hapon. Malamang nasa Japan nga pala kami. O ito mga boss, nandito nga pala kami sa Minato Mirai, sa Kuragicho Station. O bali, itong lugar na to, sikat din to sa Yokohama mga boss. Bukod sa maganda na yung lugar, napakamura pa ng mga rides nila dito. Kaya naman sobrang daming Pinoy din nang namamasyal dito mga boss. So kung napansin nyo itong nilalakaran namin bridge, kung kilala nyo si Ate Janela in Japan, malamang sikat yon. Dito siya nagla-live tapos naglalakad-lakad mga boss. Dito siya madalas magpahangin si Ate Janela. O bali dati nung wala pa kami yung anak ni Buntis in Japan, madalas din kami nagde-date dito mga boss. Kaya lang syempre simula nung nagkaroon kami ng anak, nag-pause na lang kami sa trabaho. Tingnan nyo ang cute, may nagbabangka. Tingnan nyo naman manamit yung mga hapon mga boss. Magaling sila sa mga fashion. Magaling sila mag-design ng mga forma ng mga kasuotan nila. Bali, nung napunta ako ng Japan mga boss, dito na rin ako natuto manamit kasi dati halos hindi ko rin maintindihan yung forma ko eh. Bali, ito mga boss, nakarating na kami sa harap ng Cosmo World around the world. At ito si Seichi mga boss, alam nyo na hindi magpapauli sa Thomas yan. At alam nyo bang naka 1,000 yun na yan, limang ikot na yung Thomas, ayaw pa rin magpababa. At tignan nyo naman mga boss, ang lupit maglaro ni Seichi ng ganito mga boss. No, tawa kami ng tawa ni Mami dito kasi hindi namin nasana kaya niya yung ganyan mabilis-bilis ng konti. Lahat napupukpok niya talaga. At ito, naglaro naman silang dalawa ng ate niya ng hindi ko alam kung ano to, pero parang binabomba-bomba lang yung hangin mga boss, tapos ipapasok dun sa bibig ng ano karakter. May price din yan mga boss, kaso mahirap makuha, kailangan madaming laro. At ito naman mga boss, huhulugan nyo lang siya ng 200 yen. Parang gumagawa kayo ng popcorn dyan sa mismong screen. Tapos pag naluto na dyan sa may screen, lalabas din sa may gilid mga boss. So ayan, nung paglabas niya is mainit pa siya mga boss. So kaya hindi nila makuha na papasok. Kaya si Mami Buntis in Japan na lang yung kumuha. So dahil mainit, hindi mahawakan ni Seichi, no? Paso siya. So ito namang basketball na to mga boss, kailangan nyo mga 35 points in 30 seconds. So bali first game ko naka 37 points ako kaya may prize agad. Tapos second game ko naka 39 points. Tapos sa third game naka 38 points ata ako kaya tatlong prize. Pero may limit lang yung prize nila mga boss, hanggang tatlo lang. Kaya yan yung nakuha namin, Donald Duck, Teddy Bear, tapos yung electric pa ni Mami. Bali tatlo yung napanaluna namin. Ang galing diba kasi 600 yen lang, may dalawang stop toy na tapos may isang mini pan pa. At ito sumakay nga kami ni Ate Sauri ng mini roller coaster. Bawal pa nga pala sa age ni Seichi kaya hindi siya nakasama. Mami Cherry Jane in Japan naman, alam niyo naman buntis siya kaya nod-nod lang. Natutuwa lang ako kay Sauri pagdating sa mga ganitong rides kasi hindi siya natatakot mga boss, no? Kumbaga si Sauri hindi siya malulain mga boss, matapang siya sa mga rides. At ito naman mga boss, uhulugan nyo lang siya ng 200 yen kung sana siya nga andar. Pansin nyo, wala si Seichi dyan kasi ayaw niya sumakay hanggat wala si Thomas. Bali, inhintay pa namin bago kami sumakay kaya nauna si Ate Sauri. Alam niya naman si Seichi, mahilig talaga yan sa Thomas. Kaya yung kanina, ginagamit pa ng ibang bata yung Thomas. Hindi siya agad sumakay, talagang inintay niya munang matapos. At ayun eh, pakaway-kaway pa si Mayor. Pagkatapos nga niya na sumakay din sa Ate Sauri sa parang aso mga boss. Hinuhulugan lang din niya ng 200 yen tapos sa labas na siya tumatakbo no mga boss. Kumbaga kapag huminto siya, bibitawan niya na lang, okay na yon. At itong carousel, hindi kami nakasakay dyan mga boss kasi sobrang haba ng pila. Bale ito mga boss, nagpahinga muna kami ng konti dahil ahaw na si Seichi at si Sauri. At ito mga boss, bago nga kami umuwi, si Ate Sauri ay umirit pa ng isang sakay. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero basta sumakay na lang kami.
At alam nyo ba, habang umiikot yan mga boss, pinagmamasdan ko si Sauri kung malulula ba siya o hindi. Kasi medyo mataas na rin siya mga boss, para nagduya na binabato ka sa gilid. Tapos unti-unti din siyang bumibilis mga boss, tapos umaangat. Pero wala lang oh mga boss, kasi antibay talaga ni Sauri, hindi siya nalulula pagdating sa mga ganyan. Mahilig kasi sa mga adventure to si Sauri, kaya baliwala na lang siguro sa kanya. At itong barko naman na to mga boss, pwede kayong pumasok sa loob nyan, mag-ikot-ikot. Pero may entrance yan no, mura lang naman siguro mga boss. Bale ito mga boss, pauwi na kami nyan kasi mag-aalas 5 na rin ng hapon mga boss. Siyempre maghapon na rin kami sa galaan, kaya kailangan na rin namin magpahinga mga boss. Bale ito yung itsura ng barko mga boss, kapag nasa harapan kayo, ganyan pwede kayong pumasok dyan. Bale ito mga boss, bago kami sumakay ng train, bumili muna ulit kami ng maiinom kasi nakakauhaw mga boss. Nakakapagod. Tignan nyo naman yung mga tanawin sa paligid mga boss, diba sobrang nakaka-relax. Kaya paminsan-minsan kailangan nyo ring lumabas mga boss para mag-relax, para hindi kayo mabaliw sa bahay. At bago ko pala makalimutan mga boss, happy 61k followers sa atin mga boss. Maraming salamat sa inyong suporta. Bali hanggang dito na lang muna to mga boss. Diyane matane, arigato gozaimasu.